pitasin ho natin yung ibang vanilla kasi may naihinog na. Ayan. Ito, overripe na ito. Ah, oh yan, natanggal na. Oh. Pitasin natin ang vanilla kasi medyo hinog na. Ito, overripe na ito. Ayan. Ito, pwede na ito. Ay, sus. Mas masilaw. Yung iba, hindi pa natin pipitasin kasi alanganin pa. Hindi sila sabay-sabay na gumugulang kasi hindi rin sila sabay-sabay na na-pollinate. Katulad nitong iba, medyo alanganin pa. Dito, ito pwede na to. Ito din. Hindi natin mapipitas lahat kasi alanganin pa yung iba. Pero ito, ipaprocess na natin to. Iko-cure natin. Ito pwede na to siguro isa. Medyo nasobrahan yung tubig natin, kumulo na siya. Pero okay lang yan, i-blanch na lang natin yung vanilla. Hindi na lang natin patatagalin sa tubig. So ilagay na natin. Ayan, hinango na ho natin yung pinakuluan natin na vanilla. O hindi mo pala pinakuluan, binlunch lang natin. So, ang gagawin natin, ilalagay natin ngayon dito sa tela. Ibabalot natin yan. At isustore natin sa isang container o isang lalagyan ng 48 hours.
Ayan, nabalot na ho natin. Ilalagay ho natin sa isang Tupperware. Teka, nakalimutan ko mag-prepare ng Tupperware. Sandali lang. Yan, dito ho, lagay natin dito para sa tinatawag nilang sweating. Yan. Tapakin po natin yan. Tapos, i-store natin sa room temperature na hindi naaarawan. Yan. Tapos, after 48 hours, ibibilad po natin ito sa araw ng dati ang akala ko morning sun, hindi pala. Magsa-start pala ng alas 12 yung kainitan talaga hanggang alas 3 ng hapon. Tapos, after 3 o'clock, babalutin muna naman ulit sa tela at isustore muna naman ulit dito sa lalagyan. Tapos, kinabukasan na naman, ganun na naman ang gagawin. Ibibilad hanggang sa ma-reach yung texture ng vanilla na para siyang makunat. Na kapag binali mo yung bean, is hindi siya mababali, hindi siya magsasnap. Kundi para siyang, ano, para siyang rubberize na ang kanyang texture. Ganun. So, siguro, aabot ng 3 weeks na ganun ang gagawin everyday. Na ibibilad, tapos ibabalutin, lagay sa container, kinabukasan, ibibilad na naman. So, 3 weeks hanggang 1 month ata. Depende kung ma-reach mo na yung ganong texture ng vanilla. Kaya mahal ang vanilla kasi yung maproseso siya. So, i-video ko pa rin yung susunod na ano nito, na process yung pagbibilad hanggang sa ma-reach ko yung texture na kailangan ng vanilla para maging vanilla talaga siya. Magagamit na as vanilla flavor. So, abangan.